Papasok na sa semis officially ang Creamline matapos maabot ang kanilang ika-apat na panalo this conference. At sa side naman ng Chery, maaga silang uuwi this conference matapos madapa sa kanilang huling outing ngayong invitational. Creamline, nakuha na ang semis ticket. Nabawi pa ang trono ng standings. Galanza at Carlos may 43 points. Valdez, best game this conference. Chery, nalaglag sa huling pwesto. Pero bago yun mga ka-Vheadz, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Bukod sa semis ticket na nakuha ng Creamline sa kanilang 4th win, muli na nilang mababawi ang top spot ng standings matapos malasap ang unang talo this conference. Nasubukan pa nga sila sa 2nd at 3rd set pero muling nang ibabaw ang kanilang dominant offense para sa 4 sets win laban sa kanilang karibal na Chery, 25-14, 25-20, 21-25 at 28-26. On fire agad ang Creamline sa umpisa ng game and as usual, suspect ang Holy Trinity with Valdez, Galanza and Carlos. Napakataas nga ng porsyento ng kanilang opensa. Baliktad naman para sa Chery, kaya nga 20-8 ang talaan sa attacks. The rest ng departments pantay at lamang pa nga sa service ang Chery. Naging pahirap nga sa kanila yung malinis na depensa ng Cool Smashers, kaya hirap mag-convert ng puntos ang crossovers. Mamaw si Galanza at Carlos sa unang set with 11 points combined. At si Tots Carlos nga rin ang nag-umpisa ng second set at kinuha ang unang tatlong puntos para sa Cool Smashers. Tuloy naman ang struggle ng Chery sa umpisa pero nakadikit din with the help of Creamline errors. Mas nakalapit pa yung numero nila matapos magkaroon ng sigla yung kanilang opensa from different attackers. Tumabla pa nga sa 16-all dahil sa magandang blocking ng Chery pero sa dulo nanaig pa rin yung overpowering offense ng Creamline especially si Gemma Galanza. Hot start naman ang Chery sa 3rd set with Paat and Luna attacks. Agad namang binawi ng Creamline ang momentum with their offense pero hindi nagpaawat ang crossovers at tulad nga ng sabi natin sa preview, dito naging success yung pag-target ng Chery sa floor defense ng Creamline at nagsimula yan sa service ni Alina Bicar. Nagtuloy-tuloy nga yung magandang scoring ng crossovers, credits to Luna, Paat and Laure para makasungkit ng isang set 25-21. Chest match naman ang dalawang koponan sa 4th set matapos ang patuloy na paggising ng Chery offense at nag-step up na rin ang kanilang depensa. Pero nakuha pa balik ng Creamline ang lead matapos lumabas ng clutch gaming ni Valdez. Gayunpaman, patuloy ang challenge ng Chery blocking laban sa Creamline offense at in the end, nanaig pa rin ang Creamline offense sa extended 4th frame 28-26. Player of the game ang top scorer na si Gemma Galanza with 21 attacks, 2 aces para sa 23 points. Sinundan yan ng 20 puntos ni Tots Carlos with 17 attacks, 2 blocks, 1 ace at 14 digs. Naitala naman ni Eliza Valdez ang kanyang conference high with 16 points from 12 attacks, 2 blocks, 2 aces at 13 digs. Sa kabilang banda na Mayani, si Mama P. Mylin Paat with 15 points. Again, dahil sa panalo ng Creamline sila na ang nasa tuktok ng standings with 4 wins and 1 loss matapos maungusan ang signal sa sets quotient. At para sa Chery, unfortunately, wala na nga silang chance para makaangat kahit sa 6th place. Dahil kahit matalo ang 6th place ngayon na Petrogas sa last match, kulang yung points at sets quotient ng crossovers. Balik naman sa Creamline, hindi pa tapos ang kanilang trabaho sa prelims dahil kakaharapin pa nila ang refueled 3rd ranked Army Black Mamba sa first game ng last day of prelims sa July 30, 11:30 a.m.
Kailangan nga nila ito maipanalo para sa solo lead sa standings. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.